Kaugnay pa rin sa pamamaslang sa misis na isang telecommunications company executive, makakausap natin si Police Inspector Rosel Orate, Public Information Officer ng Laguna PNP. Magandang tanghali po, Police Inspector Orate. Si Raffy Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali din, Raffy. Opo. At sa lahat ng taga-pakinig. Opo. Ma'am, may lead na po ba kung sino yung pumaslang kay Ginang Gloria Gonzalez? As of now, ongoing pa rin po yung investigation. Actually, ngayon po, nagsasagawa ng faith conference at task force Gloria sa regional office ng Calabarzon for this case. Opo. Oo. Pero malaking bagay, opo. Malaking bagay po yung binabanggit nga na nasa linya ng pag-aalahas itong napaslang na Ginang. Malaking bagay din po. Pero on a deeper investigation po, marami pong cases na tinitignan ng PNP kasi po, yun nga po yung reason ng pagpaslang ng tao. Mm-hmm. So, opo. Possible po, hindi lang po ito ang motive ng suspect. Mm-hmm. At meron na po bang mga nag-come forward na posibleng nakakita dito sa krimen o kaya mga CCTV footage na maaaring nakakuha dito sa Innova nitong biktima? As of now po, nagre-request pa lang din po kami ng viewing and copy ng CCTV footages na maaring sa mga establishmento na maaring nadaanan ng sasakyan yung Innova. Mm-hmm. Dito rin sa nag-request din kami dito sa MIG, particularly sa exit and entrance ng toll ng Carmona para matrace natin kung saan talaga nagpunta yung victim bago siya namatay. Mm-hmm. Kumusta po yung para meron tayong hard evidence on whereabouts of the victim at kung meron ba siyang sinagpo or na-meet na ibang tao prior to her death. Mm-hmm. Kumusta po yung pakikipag-ugnay ng pamilya nitong biktima sa inyo po sa kapulisan? As of now, tuloy-tuloy pa rin po yung communication nila with the PNP sa pamumuno po ng hepe ng Binyan at sa pamumuno po ng Laguna Police Provincial Office na si Police Senior Superintendent Lorenzo Palapare Sarigaw. Mm-hmm. Ay nagko-coordinate po kami ng possible identification ng suspect or possible witness na pwedeng makapagtukoy sa identification ng suspect. Mm-hmm. Of course, malaking bagay po yung na-trace, yung location ng kanyang telepono sa pamagitan ng GPS ng mismong cellphone. Meron na ho bang iba pang ebidensya na manggagaling doon sa last communication at least nitong biktima? As of now po, yung present interview namin with the husband, si Mr. Gonzalez po, provided us with some vital information that as of now, indispensable po, hindi pa po namin siya pwedeng i-share publicly. But mm-hmm. as soon as we have gathered evidences na makapagpapatunay nga na sinamatay ng biktima, we can tell it to you in media po. Sige po. Police Inspector Orate, nasa inyo po ang ere para manawagan siguro kayo kung meron mga nakakita o nakakaalam sa kasong ito para po makatulong sa inyong investigasyon. Nasa inyo po ang ere, Police Inspector Orate. Opo. Sa huli pong nakakita kay Mrs. Gloria Gonzalez, maaari lang po kayong magbigay ng impormasyon sa PNP hotline po ng PNP para po madalian po ang pagresolba ng kaso nito. So, ngayon po ay pinagtutulungan na po ng kapulisyahan na matukoy ang identification ng suspect at kung bakit niya pinaslang ang aming biktima. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Inspector Rosel Orate, Public Information Officer ng Laguna PNP. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Salamat po.